hinahari ng ilang bahagi ng Navotas, Malabon at Valenzuela dahil sa tuloy-tuloy na ulan na sinabayan pa ng high tide. May mga pamilya nang lumikas mula sa Valenzuela. Nakatutuklay si Salima Refran. Salima? Mel, dito nga sa Valenzuela, napilitan ang lokal na pamahalaan na magpalikas na ng ilang pamilya. Maging ilang bahagi ng Camanaba area hindi nakaligtas sa baha dahil na rin yan sa malakas na ulan at high tide. Mataas na tubig ang agad na bubungad sa Navotas City Hall. Ang kahabaan ng M. Naval hanggang sa kabilang barangay na San Jose hanggang binti na ang baha mula kaninang umaga. Ang A. Santiago naman sa barangay Sipak Almacen, hindi na madaanan ng mga sasakyan. Hanggang tuhod na kasi ang tubig. Si Mang Dante, pilit na inaayos ang tumirik na tricycle. Abot na yung tambucho. Ano na pong gagawin niya ngayon? Tutulak muna. Mabuti na lang at walang pasok ngayon. Ang quadrangle kasi ng Daang Hari Elementary School, mistulang swimming pool. Ang papasok nga sa parokya ni San Jose, binabaha rin. Malakas na ulan at high tide daw kaninang umaga hanggang tanghali ang dahilan sa pagbaha. Ang problema kasi ngayon sa amin dito, pag yung high tide is galing na sa dagat. So yung sa ilog kasi nakokontrol pa namin. Meron tayong river wall sa mga pumping stations. Pero pag yung high tide natin galing na sa dagat, so yun ang medyo hirap na kami. Sa gitna naman ng pag-ulan, isang bahay ang nasunog sa barangay Limot, bandang tanghali. Di alintana ng mga bombero ang baha. Mabutit agad na apo lang apoy, matapos lang ang 15 minuto. Electrical overload at problema sa linya ng kuryente ang sanhinang sunog. Sa Malabon naman, binahari ng mga eskinita. Hanggang 20 ang tubig sa barangay Tonsuya. Hindi naman gaanong binaha ang mga main road. Kagabi, nasa 30 pamilyang lumikas sa kasagsagan ng malakas na ulan. Umabot ng baywang ang tubig. Dagdag pahirap naman ang inabot ng mga lumikas sa nagsilbing evacuation center na Valenzuela National High School. Brownout kasi. Ngayong hapon, puspusan naman ang pagkukumpani ng DPWH sa mga daang nasira ng pag-ulan. Araw-araw po, pag umuulan, kailangan nating takpan po yung mga butas. Kasi lalo po siyang lalaki habang basa. Mel, dito nga sa aking likuran, ito yung bahagi kung saan umabot ng hanggang bewang yung tubig kagabi. At sa kabutihang palad nga kaninang umaga ay humupa na ang tubig at nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. At good news din sa ating mga kapuso, humupa na rin ang tubig sa mga lugar na inulat nating baha dito sa Camanaba area. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.